Hi everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Welcome to Cindy's Gallery. Para sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel, hello sa inyong lahat. So in today's episode sa ating vlog, pag-uusapan natin ang pinakabagong tinitake ko na brand na contraceptive pills. Ito nga ang Diane 35 pills. If nakakapagsubaybay kayo sa ating mga vlogs at mga videos last year, for sure ay alam niyo na na ibang pills ang ginagamit ko last year at ngayon ay nag-switch na nga ako sa ibang brand naman ng oral contraceptive pills. At ito nga ay ang Diane 35 pills. Previously kasi guys, yung OB-GYN ko talaga yung nag-advise na kapag may nararamdaman ka ng mga side effects sa isang brand ng pills is you have to switch to another brand na ng pills. Kaya yon, since meron akong nararamdaman na mga disadvantage or side effects nung mga previous na pills ko, so I decided to switch na for another brand of pills. So if you are now taking something in connection sa pag-iinom niyo ng inyong mga oral contraceptive pills, maybe this is now the right timing to switch to another brand of pills. At mahalaga na pumunta muna kayo sa inyong mga OB-GYN para sila mismo ang magre-recommend ng mga oral contraceptives na babagay sa inyo. For 3 consecutive months na guys, ito yung ginagamit ko ngayon. Ayan, so this is the Diane 35 oral contraceptive pills. So, ito yung Diane 35 na mabibili mo kahit sa ang mga pharmacy at mga butika na nasa malapit lang sa'yo. But before anything else, I would just like to clear up at disclaimer lang para sa lahat na ito ay hindi po sponsor video, kundi lahat ng mga sasabihin ko sa video na ito ay nakabase talaga sa aking mga personal experience. So, this is how it looks like. Yung box niya, ganyan yung kulay. And then, yung likod. Ayan guys. By the way, this Diane 35 oral contraceptive pills cost around 612 to 650 pesos sa mga pharmacy. Depende sa mga pharmacy kasi guys, kasi yung nakikita ko or based sa observation ko lang ha, sa Watson's medyo mas mahal. Pero since meron nga akong loyalty card sa Watson's, kaya dun ako bumibili talaga para ma-credit naman yung nabibili ko, diba? Pero sa mga ibang butika is mas cheaper siya kumpara sa mga ibang mga pharmacy. Kaya mas mabuting pumili kayo ng mga pharmacy na mas cheaper yung presyo ng oral contraceptive pills. At least naman, diba, makakatipid tayo, especially ngayon na pandemic. Kaya naman, tipid-tipid din pag may time. Bukas na yung box ng ating Diane 35 kasi nga nagamit ko na siya. And then yung loob niya, ganyan yung kanyang nasa loob. Meron siyang leaflets. Ayan, na pwede mong basahin yung complete instruction kung paano nga ba gamitin yung Diane 35 at kung ano nga ba ang dapat gawin, especially kapag nakapag-skip ka, at most importantly, yung kanyang expiration date, yung kanyang manufacturing date, at saka yung kanyang mga ingredients. Bakit nga ba mahal ang Diane 35 pills? Yes, mahal talaga yung Diane 35 pills kasi guys, it is a combination pills. It is a combination of the progesterone and estrogen na mga elements or mga chemicals in one tablet. It is also a 21 days pills and it has these corresponding benefits, just like it can treat acne, treatment also for an excessive hair growth, at epektibo din ito especially sa mga babaeng may PCOS. To be honest guys, masasabi ko talaga na effective ang Diane 35 pills when it comes to treatment sa mga acne. Kasi nung nag-stop akong mag oral contraceptive pills, na-feel ko talaga na mas dumadami yung aking mga acne, especially kapag matagal akong matutulog sa gabi. So ngayon, since may mga time pa din akong matagal matulog, but then I can see na iilang mga acne na lang yung naglalabasan. Yun nga lang, hindi siya kaagad nag-e-effect. It doesn't mean na if you take one for the whole month, sa Diane 35 is mawawala kaagad yung acne mo. Meron pa ding tumutubo o meron pa ding nagsisilabasan ng mga acne, pati hindi na ganun ka-severe. When it comes naman to excessive hair growth, I also noticed that one, especially dito sa mga armpit ko at mga private areas kung saan tumutubo talaga yung buhok, diba?
So, as what I can see, is hindi siya ganun kakapal yung tubo ng hair. Although, meron pa. Unlike talaga nung time na hindi ako gumagamit ng mga oral contraceptive pills, just like Dayan 35, na meron talaga mga excessive hair growth. So, kung may problema kayo sa mga acne, mga excessive hair growth, or may PCOS kayo, I highly recommend this Dayan 35, but syempre, kinakailangan mo pa din pumunta muna sa OB mo para mapacheck ang iyong health, para siya mismo yung magre-recommend sa'yo kung bagay ba sa'yo. Kasi yung Dayan 35 pills, guys, is meron din siya mga contradiction. Especially, may mga chemicals na hindi siya pwede i-mix. At meron ding mga existing na mga illnesses na hindi siya pwedeng i-take sa patients. So say for example, if meron kang high blood, syempre hindi nire-recommend itong Dayan 35. At kung mga may blood clot ka, hindi din recommended yung Dayan 35. So, paano nga ba ang tamang paggamit ng Dayan 35? So itong makikita nyo, guys, is hindi na siya kompleto kasi nga ginagamit ko na. Third stop ko nang gamit to. So nakaubos na ako ng dalawang stop, pangatlo na to. So, as you can see, just like the other 21 days pills, ganun lang din naman ang paggamit. If you can see on my previous video about the 21 days pills, Althea pills, same lang din yung paggamit ng Dayan 35 pills. May mga araw na nakalagay dyan, oh. So, may Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ayan, sunod-sunod na yan, guys. So, bakit ako dito nagsisimula? Ito yung first tablet ko kasi nga, that was Thursday. Thursday ako nag-first tablet, kaya sinunod ko siya para at least hindi ako makalimot kung nainom ko ba yan that day. So, importante ding i-follow mo yung days kung ano na yung tablet na iinumin mo. Kasi ito yung mag-guide sa'yo kung nainom mo ba, nakapag-skip ka ba, may miss pills ka ba. Ito yung mag-guide sa'yo para makumpleto mo yung lahat ng oral contraceptives mo. Kapag nasunod mo yan, guys, since may araw naman, so hindi ka na mahihirapan kung saan ka susunod. Ayan, no? So it's very self-explanatory, no? Kung makikita nyo, may araw siya, and then may arrow. Ayun. So, para hindi mahihirapan kung sino man yung mag-take ng oral contraceptive pills na Dayan 35. So, itong mga pills na to, this first row, second row, ito yung mga active pills. And then, itong last row, guys, is ito yung tinatawag natin na mga inactive pills. So, kinakailangan na kumpleto ang pag-inom mo sa oral contraceptive pills para mas maging effective siya. So, paano naman kapag na-skip mo or may miss pills ka, may nakalimutan kang pills? So, all you have to do is, say for example, uminom ka ng Sunday tapos na-skip mo yung Monday. So, malalaman mo talaga na na-skip mo yung Monday since hindi mo nakuha yung pills sa Monday. So, dito ka na sa Tuesday. So, Tuesday na ngayon. So, what are you going to do is that instead of taking one pill, you have to take the missed pills or the skip pills that day. You have to take the pills na nakalimutan mo kaagad once na ma-remember mo siya. So, say for example, kung ngayon mo lang siya ma-remember tapos ngayon is na Tuesday na, so you have to take 2 pills. So, importante talaga na within 12 hours, you can take the missed pills of Dayan 35 para mas maging epektibo at mas continuous pa din yung effectivity ng Dayan 35. And then, after taking the 21 days pill, you have the 7 days of rest. And then, saka ka naman magsta-start over ng Dayan 35 na pills. Marami ding nagtatanong, guys, kung safe nga ba makipagtalik, especially kapag nasa duration ka na ng 7 days of rest. Yes, guys, safe din naman kasi nasa week ka na din kung saan magkakaroon ka na din ng menstruation. So, ano yung pinakagusto ko sa Dayan 35? Ang pinakagusto ko kasi, guys, sa Dayan 35 is meron akong menstruation pero hindi ganun kalakas at hindi din ganun kasakit. Unlike doon sa mga previous na mga pills ko, na nararamdaman ko talaga yung sakit ng puson ko kahit nagpipills ako. At the same time, yung aking menstruation parang ang itim-itim tapos ang kapal-kapal. Parang heavy siya dun sa chan ko.
So, unlike this Dayan 35, parang mas napapagaan yung feeling ko. Mas maganda yung flow ng aking menstruation. At mas maganda din yung effect niya for me. Especially sa mga treatment ng acne. Tapos, nakikita ko din, guys, na mas nagbe-brighten up yung aking complexion sa Dayan 35. So, yun yung mga benefits na pinakagusto ko sa pills na to. By the way, guys, if you are taking Dayan 35 para matreat yung acne mo, para matreat yung excessive hair growth at saka yung PCOS, kinakailangan, guys, nabigyan mo siya ng 6 months kasi 6 months yung fully effective para mag-treat ng lahat ng mga nasabi kong mga problema sa pangangatawan natin, yung acne, yung excessive hair growth at yung PCOS. Ano nga ba yung final verdict ko for Dayan 35? Well, masasabi ko if you have PCOS, if you have acne problem, this is very effective oral contraceptive pills, especially sa mga ayaw mabuntis. At the same time, makakakuha ng mga positive benefits mula sa kanyang oral contraceptive pills. At kung meron naman kayong perang pambili ng Dayan 35, although may kamahalan talaga siya, but I can say na fully effective siya, maganda yung resulta. At maganda din yung mga benefits na naibibigay niya sa inyo. If you have more questions regarding the Dayan 35 pills, all you have to do is to comment down below. At kung bago ka pa lang din dito sa ating YouTube channel, make sure to click subscribe and hit the bell notification for more vlogs and videos like this. So thank you so much, guys, for watching, and see you all sa ating next na mga vlogs at videos dito lamang sa Cindy's Gallery.